2.5 gallons. Tapos may halong white sand na bagong dino sila. Itong aquarium na ito na 2.5 gallons ay set up natin ng feeder crabs tank. Pero yung feeder crab ay ano na siya, nasa brackish o freshwater na siya. Na convert na siya sa freshwater. So, ang ginawa ko, meron akong kulibyo na aquarium na 2.5 gallons and white sand. Tapos may mga lalagay tayong mga isang dripwood, dalawang stone na medyo malaki, tapos dalawang lava rock na red, saka mga maliliit na kulay puting bato na medyo malalaki siya. Tama lang siya. Panghalo pang design natin sa aquarium. Tapos ang gagamitin natin tubig ay stock water ng poso. Yung ano siya, hindi siya yung nawasa. Bali, ano siya, talagang pure fresh water. Pero ang dadagdag lang natin ay dalawang kutsarang asin o isang kutsarang asin. Ang ilalagay lang doon, yun lang. Wala na po tayong dadagdag sa mga ano pang ano sa brackish o fresh water. Fresh water na po itong ano na to na crab, yung feeder crab. Siguro mga 3-4 ilalagay natin dito. Ready na, umpisahan na natin.
yung pinisplanta ko ng ating sa finger crab. Meron siyang dalawang labara, isang dripwood, isang live plants, tapos mga bato na yung isang mga puti, tapos yung white sand, ang dalawang bato na yung limestone siguro yun, o ano, hindi ko alam ang tawag din. Pero yung pang magiging gagamitin natin setup sa fiddler crab. Tapos lalagyan natin siya ng tubig na luma na yung sa poso, pero hindi yung diretsong galing sa gripo ang ginawa ko. Ginawa ko yung meron akong high-stack sa aquarium na tubig. Lalagyan natin. Tapos kuha na tayo ng sink. Ayan, ito na po yung karami sink. Ayan po, ayan na po karami sink. Ayan na, yan na, lalagay ka nung yan. Ang nagiging nating rock salt ay ordinary lang po yun, nabibili sa market o sa grocery, sa market na pala, kasi hindi po pwede yung rock salt na may iodized. Kailangan po rock salt na natural na ginagamit sa mga sa palengke, yung inahalo nila sa may itinang ini-stock nila. Kasi pag may iodized, baka hindi mabuhayan sila. Pero mas maganda, rock salt lang talaga, ordinary. Pero kung gusto nyo gamitan ng tag ito yung marine salt, pwede rin po yung powder kung gusto nyo. Guys, yan, kompleto na natin yung setup. Hindi ko pinuno yung aquarium ng tubig kasi ilalagay natin yung finger crabs. Eh, siyempre, kung yun alaga natin, maganda-ganda yung nakakaahon din sa tubig. Pero pwede rin nga sa nakalubog. Pero mas maganda kung meron silang aakyatan at may enjoy nyo. At reminders, mga viewers o mga kailangan po ang oxygen, ang aerator nyo po ay malakas ang filtration. Kasi ang mga crab ay nagpipilter din siya ng, sa tubig. Pag kayong ano lang, walang oxygen, baka hindi ganun ka ano yung survive, kasi gusto nila yung malinis ang tubig. Yan po, una ay mga dalawang male. Ang mga itong crab na to, yung fiddler crab, ang male ay yung malaki yung sipit sa kanan. Malaking sipit, tapos maliit yung isang sipit. Tapos ang kanilang female ay madali rin makita. Dalawang sipit na maliliit. Mas maliit ang babae kasi sa lalaki. Ito mo, ilalagay ko na po yung crab. Nag-add tayo ng right snail. Pero itong setup na to, pwede yung pong haluan ng fighting fish or guppy na ano. Parang isang par sa guppy, pwede yung ihalo o
kahit pala medyo limang isda. Oh, ayan po. I-ready na natin siya, ililipat ko na po siya. Nandigyan na natin siya ng filter foam. Ito po, kumuha na. Oh. Ayan, tapos po ikabit yung filter, nandiyan na po yung crab, tapos yung snail, ang kulang na lang po ay yung mga isla na pwede nyo handog. Ayan po yung setup. Ayan. Tapos na po ang setup natin. 2.5 gallons na may kahoy, na may drip food, na may mga fresh water na feed the crab. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you po.